Magandang araw sa inyong lahat and welcome back to my YouTube channel. Ito ang latest update sa Flex Fuel Investment na kinakasangkutan ng actor at TV host na si Luis Manzano. Isa sa mga investors ng Flex Fuel Investment na si Ma'am Jinky Santa Isabel, sinagot ang masinabi ng Star for All Seasons at bitiranong aktres na si Vilma Santos sa kanyang interview kay Boy Abunda sa kanyang programang Fast Talk with Boy Abunda. Matatanda ang nagbigay ng saloobin si Vilma Santos sa kanyang interview nito lamang Martes, February 14, 2023 patungkol sa kanyang anak na actor at TV host na si Luis Manzano na nasasangkot umano sa Flex Fuel Investment. Ayon sa mga sinabi ni Vilma Santos, ang anak ko tumutulong, hindi nanluloko. Kaya yung mga nagsasalita, naghuhusga sa kanya, dahan-dahan lang kayo. Walang ibang nakakakilala sa anak ko, kundi ako. Hindi masamang tao ang anak ko. Kahit sa oras na ito, humarap ako sa Diyos, kahit sa demonyo, hindi masamang tao ang anak ko. Mahirap din kasi na kung minsan, it's your job to do good, to show people that you're comfortable, pero deep inside you're hurting. And the only thing I can say is that I know my son. Ang anak ko tumutulong, hindi naluloko. Kaya yung mga nagsasalita, naghuhusga sa kanya, dahan-dahan lang kayo. Walang ibang nakakakilala sa anak ko kundi ako. And I know he's such a good person. I'm sorry. Diyos ko, oh Lord, oh my God. At this point, it's just asking for guidance not even for myself, but for my children. Anya, may pakiusap si Vilma sa mga naninira kay Luis. Ako na lang. Huwag ang anak ko. Ako na lang. Muling humingi ng paumanhin ang actress at politician sa manunood. Sorry, it's just naano lang ako kasi hindi ko ini-entertain. Nadali mo lang ako, Tito Boy. Bilang isang tunay na mapagmahal na ina, masakit kay Vilma ang mga paratang laban sa kanyang anak. Kaugnay ng dati nitong kinabibilangang petroleum company, ang Flex Fuel Petroleum Corporation. Hindi naman ito pinalampas ni Ma'am Jinky Santa Isabel at sinagot ang masinabi ni Vilma Santos. Narito ang kanyang buong pahayag. What's your point, Madam Vilma Santos? Ikaw na lang po ba ang managot sa kasalanan ng anak mong si Luis Manzano? Madam Vilma Santos, ang utak po namin ay nasa itaas. Bakit naman po namin kayo hahabulin at hindi yung anak nyo na si Luis? Hindi po namin kayo katransak sa negosyo niyang Flex Fuel. Si Luis Philip Manzano po ang nakapirma sa aming co-ownership agreement at sa lahat ng legal documents po namin. Papaano po ninyo sasabihin na kayo na lang ang hahabulin namin at huwag po yung anak nyo dahil matulungin naman po siya? Oh my Lord, my God, your son was no longer a baby. He was already of age when he enters into legal agreement. Kung may ADHD siya, Luis Manzano, baka pwede po kayo i-appoint na legal guardian. Ibig mo bang sabihin, Madam Vilma Santos, dahil matulungin ang anak mo at kilalang kilala mo ang pagkatao nito, ay hindi na po siya gagawa ng kasalanan? 60 complainants versus your son. Gusto niyo po bang isa-isahin ko po yung natanggap kong kita? Mayroon pong 15,000, mayroon pong 17. Thrice lang po ako nakatanggap noong 2021. Isang 15, isang 17, saka isang 12. Ganyan po. Parang nasa 58,000 lang po yung kinita ng million-million pong pera at saka 32,000 dun sa isang gasoline station. Yun lang po yung nakikinita ko. Wala pa po, hindi pa inabot ng 100,000. $58,000 in San Fernando Station and $32,000 in Guabua Station. Opo. The rest po niyan simula nung 2022 up to now, negative po lagi yung reports nila. Kaya naisipan ko pong magreklamo. Sorry. So,
Less than 100 po, 58 plus 32, 80, 84. So, 96 plus 32 equals 90,000. Negative po lahat yung report, sir. Opo. Opo. Ang sagot po nila, marami po silang sagot. Dahil daw nagkaroon ng economic crisis, dahil daw po ay nagkaroon ng COVID. Una-una po nilang sagot, dahil nag-COVID days daw po tayo. Pangalawa po nilang sagot ay nag-gyera daw po sa Ukraine at Russia, kaya mahal daw po yung gasolina. Wala daw po bumibili ng gasolina sa gasolinahan ng Flex, kaya wala daw po pambigay sa amin ng kinikita. Actually po, nung nag-send ako ng letter of withdrawal ng aking investment, una po nung November, nung July, August, September, at saka November, yung last po na pag-send sa kanila ng aking letter advice for withdrawing my money, ang sabi po nila sa akin, nagbigay po sila ng proposal ng staggered basis na ibalik nila yung pera ko. Actually, meron akong kopya ng proposal nila. For 3 years po, unang year, pangalawang year, pangatlong year, parang first year, magbigay sila ng 1% interest, pag 2 years, 2% interest, pag 3 years, 3% interest, ganun po yung offer nila. Eh, syempre po, ako, kailangan ko na yung pera ko dahil matagal na po hindi kumikita, hindi po ako pumayag dun sa offer nila na staggered basis po. Last November 2022 po. Tapos dun sa video sa'yo, dapat pagbibigin nila yung lahat ng ulang, correct, plus interest. Opo, lalagyan daw po nila ng interest. Mag-issue daw po sila ng checky sa akin. Ng halimbawa, first year, second year, third year. Tapos lalagyan daw po nila ng interest yun. Pero, hindi mo sinabi mo, hindi ka pumapayag, anong sagot nila? Yun daw po yung ng management nila, yun daw po yung nirecommend ng management nila na yun lang daw po yung kayang ibibigay sa akin. So sa ibang salita, hindi nila kayang ibalik sa iyo yung investment fund mo? Opo. Businesswoman po kasi ako, marami akong negosyo. Pero ano yung pinaka-negosyo nito? Pinaka-negosyo ko po, nasa insurance sa industry po ako, non-life insurance. Meron po akong remittance center. Meron po akong non-life insurance agency. Meron po akong, nagtitinda po ako sa Lazada and Shopee ng iba't ibang klaseng paninda, kagaya ng mga fresh vegetables, fish, meat, groceries, ganun po. Pero ang major, parang yung insurance agent? Insurance broker po ako. Insurance broker, okay. Opo. Bakit mo kakagawa yung pera na po para sa inyo? Kung sinasabi yung pera na nakikinig sa inyo? Siyempre po, bilang mahirap lang. Actually, masabi ko mahirap lang. Dahil siyempre, kung mayaman tayo, hindi ko habulin yung pera eh. Million po kasi yung involved dito. So, kung million yung involved dito, at yan po yung pera na pinaghirapan ko, dahil hindi na nga po ako natutulog, 2 oras, 3 oras lang yung tinutulog ko, para maipon ko yung pera na yon.
sobrang sakit po sa akin dahil syempre po, million ang involved, million yung halaga. Isa-isang araw lang na magtatrabaho ka dyan, mahirap na, lalo pa ngayon na mahirap yung buhay. Tapos mawalan ka ng ganong halaga. Eh paano na lang yung umaasa sa akin, yung mga anak ko, paano na lang makapag-aral kung kagaya yan, mawala pa sa amin yung, sa akin yung pinaghirapan ko. Actually, noong birthday ko po, November 18, nandun po ako sa Flex Fuel office. Muntik pa nila akong papusasan sa pulis. Kasi po, hindi po ako bumaba ng office nila hangga't hindi ko po nakakausap yung presidente nila na si Bong Medel. Ngayon po, talagang nagtawag sila ng tatlong security guard. Inakyat po nila doon sa taas at pilit akong pinababa. Kaso sabi ko sa security guard, sige, pag ipinababa niyo ako dito, idadamay ko din po kayo sa reklamo ko. Ayang ginawa po ng tatlong security guard, bumaba po. Tapos sabi ng dalawang consultant ng Flex doon, si Charlie at saka si Mark, tatawag daw sila ng barangay at pulis at papusasan ako. Sinabi ko naman, sige po kayo, nasa sa inyo po, kung papusasan niyo ako, wala naman po akong ginagawang masama. Tapos po, mag-12 midnight na po yun, dumating yung lawyer nila na si Arthur Alexer po. Ayun po, nakikipag-negotiate sa akin. Opo. O, yan po. Opo, marami na po kaming complainant sa NBI, hindi lang po lima, hindi lang po, maraming na po. At saka, meron po kaming group chat na mga co-owners or investor po, meron po kaming group chat. Nasa 100 plus group victims na po kami. Ah, hindi po lima, sir. Hindi po lima kasi nandun po ako kahapon. Nasa 12 na po kami yung ano po, yung iba naka-pending pa. Dahil po lang pa yung mga papers nila. Yes. So, lima po lang. So, lima kayo sa kayo nakapagsama ng reklamo. Hindi po. Mga 12 na po yung may mga kompletong papers. At marami pa pong iba na sumusunod dahil incomplete pa po sila dahil wala pa pong Xerox ng iba nilang dokumento kaya naka-hang pa po. Sige ma'am, bilangin ko lang ha. Bali, lima ang pala na nakapag-file. Hindi po, 12 po yung... Maksadali lang pa, para lang maintindihan po. Pero 12 na yung kompletong papel. 12 na po yung kompletong papel. Kasama na yung lima doon? Kasama na po yung lima. Lima, bali lahat na, sir. Ay, hindi, 12 bali lahat na po. So, inaasahan natin na minimal score ng 12 sa mga pag-file na. Opo. At marami pa po, sir. Marami pa po. Sige. Ilan yung iba pang natin sa kontrat na victima din na higit sa data? Nasa 130 members po kami doon sa group chat, sir. So, pare-pare yung Opo, ang iba nga po, hindi pa nakatayo yung ano eh. Hanggang ngayon, hindi pa nakatayo ang iba ha. Ang ibang nag-invest, hindi pa nakatayo yung gasolinahan. Yes. Okay. Opo, savings ko po ito sir dahil sa mga negosyo ko po. Ah, hindi lang po siya nadamay, sir. Actually, siya po yung nire-reklamo ko. Dahil siya po yung lumalap, siya po yung chairman, owner, nung panahon po na nag-invest ako.
Kaya kung hindi naman po dahil sa kanya, hindi naman po ako nagpakawala ng pera ko. Kaya po ako nagpakawala ng pera dahil may trust po ako sa kanya. Hindi kasi siya po kilala po sa industriya. Nauna, yung magulang niya, mga politician. Siyempre ako, ordinaryong tao lang naman ako para hindi ko ikatiwala yung pera ko sa kanya. Kaya po ako agad-agad ng invest because doon sa pangalan niya na siya po yung chairman owner. Eh kung ibang tao lang, hindi po ako mag-i-invest. Yes, yes. Okay. Bali, kung nabanggit mo kanina, ito rin, at the end of Zoom meeting po, siya na po yung maging kausap kasi siya po yung nagbibigay ng final encouragement na ito, mag-invest kayo, ito yung magiging lifetime business nyo, ito yung magiging passive income ninyo, ito ay magde-descend doon sa mga anak nyo kung sakaling mamatay na kayo. Yun po yung mga sinasabi po ni Sir Luis. Tama po yung sinabi niya. Actually, tinulungan niya po ako dahil una-una binigay niya po yung contact number ng attorney ni Sir. Si Sir Luis po nagbigay ng contact number ni attorney ni Sir. Binigay niya po yung address sa BGC kasi yung dating address based po sa SEC ay sa Makati pa po. So, binigay niya yung exact address dyan sa BGC. So, ngayon po, noong November 18 po, pumunta po ako dun sa office ng Flex dahil yun nga po, humihingi ako ng tulong dahil kailangan ko ng pera dahil na-confine po yung apo ko. Actually, tinulungan ako ni Sir Luis ng financial dahil nagmamakaawa ako sa kanya na ibalik na niya yung perang in-invest ko. Tinulungan niya po ako, nag-deposit po siya ng 50,000 o 100,000 dun sa account ko. Kaya yun po ay tinulong niya po sa akin dahil ang sabi ko, kailangan ko na ng pera ko. Eh, pero it doesn't mean na kung tinulungan niya ako doon sa pambili ng gamot ng apo ko na nag-deposit siya mismo sa account ko, it doesn't mean na malilibre ko na siya dito sa kasong ito dahil siya naman po yung chairman owner dito, sir. Opo, dapat hindi niya po kami iniwan. Ibig ko sabihin, dapat kung nag-resign po siya sa company, dapat sinabi niya po in public na hello co-owners, hello investors, I am no longer connected with this company. In case of future claim, ganito-ganito, dito niyo puntahan. Eh, wala po eh. Kung hindi nagdagsaan yung reklamo, kung walang nagre-reklamo, hindi siya pumibo. Alam mo po yung ganon. Parang ganun po yung... Opo, dapat nung nag-resign siya, in-advise man lang niya sa mga co-owners o investors na hindi na siya connected para naman, di ba po? Eh hanggang ngayon, sa mga advertisement niya sa Flex Fuel, nandyan pa rin siya eh. Paano natin masasabi na wala na siya? Eh patuloy ginagamit yung kanyang pangalan at yung kanyang mukha na nakaakit pa ng negosyo para mag-invest sa Flex. Dapat kung sinasabi ni Sir Luis na hindi na siya connected or bangayan nila ng kanyang best man or best friend na yan,
eh, at that time ng transaction, siya yung nakilalang owner, chairman eh. So wala naman kaming ibang kilala kundi siya. Eh alaga naman maghahabol kami kay Pedro, eh siya po yung kausap namin or siya po yung front at the time na nag-invest kami. Yes. Okay. At pinakakuling tanong ka, so ano yung pakiusap mo dito sa kumpanya nito na? Ang tanging pakiusap ko lang dito sa Flex Fuel at saka kay Sir Luis, ibalik nyo na lang po yung pera namin. Hindi naman po kami naghahangad ng ibalik nyo pati yung interest. Kahit na lang po yung principal na diniposit namin sa account nyo, ibalik nyo na lang po kasi kami po yung mga taong mahihirap na umaasa lang po sa kikitain ng pera namin. Kaya po, nagmamakawa po kami sa 100 na kasamaan kong nag-invest. Lalo-lalo na po yung mga OFW po na kasamahan natin na walang kakayahan para magdemanda, pumunta, umuwi sa Pilipinas. Na sana po, ibalik nyo na po yung pera namin. Kahit na lang po yung principal amount, huwag na lang po yung interest, okay lang po yun sa amin. Okay. Ipo, maraming salamat. So, ilan na lang po yun? Tatlo po. Graduate na po yung isa, yung dalawa na lang po yung pinag-aaral ko. Eh, paano ko pa sila paaralin kung ganyan na, na-scam na yung pera ko? Okay. Sige, ma'am. Ano sabi sa nila? Ma'am, okay na tayo. Ang ganda po si Grace na pina. At ma'am, ano sabi sa nila? Ano sabi sa nila ng BIA? Ayun nga, yung abiso kasi nagpunta po yung lawyer nila nung Flex sa MBI. At hinihingi po yung mga numbers of complainant. Eh ngayon, binibigay, parang yung lawyer nila, wala kasing dalang SPA, eh kukuha daw muna ng SPA doon sa Flex. Eh ngayon, sabi po ng NBI, as soon as possible yan, kasi nagdadagsaan lang yung mga complainants dito. Okay. Opo sir, kasama na po. Opo sir, napuntahan ko kasi yung akin lang sa Guagua eh, at dito sa Kamuning, yung malalapit dito sa lugar ko po, nabibisit ko, sarado po. Lalo na po papuntang south, puro po sarado. Sorry ma'am, medyo sabi lang. Lalo yung sa Kamuning, tapos yung na-invisan ko pong branch is San Fernando, Pampanga and Guagua, Pampanga po. Pero based dito sa aking ocular inspection sa mga gasoline station ng Flex, bandang south po, Batangas, Laguna, Cavite, halos po 90% sarado po yung Flex Fuel. Bukas naman po siya, sir. Sir, 100% po ako hindi naniniwala. Bakit? Kaya hindi ako naniniwala kasi po yung pera namin sa Flex ay kinoconvert po nila doon sa ibang negosyo like yung Lucky Mart, like yung Flex One, like yung Emerald Shore sa Boracay. Doon po nila kinoconvert, doon po nila nagtatayo po sila ng mga business na ganon. So, pera yun na nanggaling sa Flex Fuel. Kaya ko po nasabi dahil noong last 2021 po, yung business consultant po ni Flex Fuel, pinipilit po ako mag-convert ng aking investment from Flex Fuel to Flex One. Flex One. One yung one na number. Flex One. Yes. Kaya parang ano ko yung scheme nila, parang ipababagsak nila yung Flex Fuel, i-up nila yung bagong itatayo nilang negosyo na which is nagsusulputan na ngayon. Yun yung Flex One, yun yung Lucky Mart, yung Emerald Shore. Yun po. Okay.
Yan po, yung Flex Capital, yung Flex One, Emerald Shore, yan po. Yung pera na yan, galing yan sa Flex Fuel. Yes. Okay, one last na naman. Kasi ang sabi rin kami ni Luis, parang nakiramdam niya na gamit siya. Kasi parang nag-resign na siya doon sa punta niya, pero ginagamit pa rin yung pangalan niya na naniniwala ka. Actually, sir, as of now, nakikita pa rin sa mga Facebook ads yung kanyang pangalan na nang-aakit ng mag-i-invest yung mga tao. Eh, paano kung wala yung balita ngayon sa NBI, walang balita ngayon sa media, di yung mga inosenteng tao, makukonvince pa, makakapag-invest pa. So, hindi po ako, dapat po, kung ako kay Sir Luis, pausapin niya po yung kanyang tawag doon? Partner, kung sino man yung partner niya, si Bong Middleman yan, o kung sino man yan, mag-usap po sila. Kasi kung yung arguments nila, yung problema nila, hindi nila kami pwedeng idamay sa problema nila. Kasi intimate problem nila po yun, sir. Hindi po kami kasali doon. Ngayon, kung nag-invest kami dito at the time na siya yung owner chairman, siya po yung managot sa amin kasi siya naman po yung kausap namin, hindi naman po si Bong Medel. Yes, yes. Ako si Medel, never niya nakahalap po? Hindi po. Hindi nga po namin kilala yan, sir, kung sino yan eh. Kung sa yung mga business consultant lang po, kagaya sa akin, ang business consultant ko po ay si Zoilo Baggi. Yan po yung namiminip na mag-invest. Yung iba po, yung Roy Raniada, yun po yung ibang business consultant. Marami pa po, sir, iba-ibang lugar. So, kumbaga, ito din ang pinakamataas na opisyal na kausap yung si Luis Cantaraya? Una po muna, sir, sa Zoom, yung business consultant kasi yun po yung nagpapaliwanag. Mag-subscribe at i-click ang notification bell para sa mga susunod na video updates. Maraming salamat po.